So hello po, magandang gabi po sa inyong lahat mga kapaps. Welcome back po sa ating channel, Paps Arbitri Philippines. So yun nga no, ang pag-uusapan nga natin is yung ating mga mother doe na malapit na pong manganak. So ano ba ang gagawin natin or ano ba ang ihanda natin para po sa kanilang pagdating sa kanilang panganak. So yun nga mga kapaps no, bago tayo magsimula, kung bago ka pa lang sa akin channel, is huwag mo na kalimutan mag-subscribe and i-click ang bell notification para updated ka sa mga bagong content natin or sa mga bagong video natin na ipapalabas. So yun nga mga kapaps no, marami po nga nagtatanong is kung paano nga ba daw manganak yung rabbit or paano nga ba daw sila mag-nest. At isa pa mga kapaps no, ano ba daw ang gagawin po para sa kanilang mga mother doe, lalo na po sa mga beginners o first timer, ano ba ang gagawin nila para po mas maganda at hindi po magkakaproblema ang rabbit na manganak po sila. So yun nga mga kapaps, simulan na natin, kaya tara. So yun nga mga kapaps, no, magandang gabi sa inyong lahat. Uulitin ko, magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome back po sa ating channel. So yun, nakikita nyo mga kapaps is meron po tayo ditong apat na doe. So yung apat na doe natin is manganak po sila by next month pa po sa 4. Yun mga kapaps, nakikita nyo 4. Pero sa ngayon is nasa 28 pa po ngayon. Pizza, no? Pizza 28. So bakit nga ba ako naglalagay na ng nest box kahit isang linggo pa bago sila manganak? So yun nga mga kapaps, yun yung pag-uusapan nga talaga natin ngayon is bakit nga ba ako naglalagay na ng nest box is 1 week pa naman bago sila mag-baby. So yun ang pag-uusapan natin. Yun mga kapaps, nakikita nyo naman yung isang mother doe natin is naghahanda po siya para po sa panganganak niya or sa pagdating ng ano niya panganganak. So you know, ang ginagawa po niya is nag-iipon po siya ng mga dayami or nag-iimbak po siya ng dayami sa kanyang nest. Kagaya po nito is nakikita niyo po yan, halos po lahat ng mother doe natin is meron na po silang dayami sa loob. Ibig sabihin po niyan is naghahanda po sila sa pagdating po ng kanilang birth or panganganak, no? Pagdating po sa kanilang tawag nun, yun nga panganak mga kapaps. So kaya ko nilalagay ng mas maaga para po mas mapaghandaan nila na hindi po sila nagmamadali kasi mga kapaps, pag once yun may baby tayo, ito po is anak po ng ating Persian na cats, si Yuki. Pero ang mama po nito is native lang po na pusa na kulay orange, pero yung papa niya is pure Persian na lalaki. So sinali na lang natin. Sadie, wait ka nandyan Sadie, baba dyan, baba. So yun nga mga paps no, naghahanda na nga sila ng ng nest nila or hindi naman nest or dayami or nag-iimbak na po sila ng dayami sa kanila. Is niya, nakikita nyo po ang dayami po is nilalagay niya po sa kanyang nest box. Ibig sabihin po yan is naghahanda na siya sa pagdating ng kanyang panganak. Ito naman is nagpahinga lang din, same po sila ng date 4. Ang magkakaiba lang nito is sa oras, no? Siguro sa isang araw sabay sila manganak ay nag-iiba lang sa oras. So by next week ata, ano ngayon, 28 29 30 31 2 3 4, sa linggo mga kapaps, bali and ngayong linggo is manganak na po sila. Sana is maging successful yung baby nila at marami po silang anak. So yun mga kapaps, nakikita nyo yan. Ang ginagawa po niya is parang ginangat-ngat niya yung dayami. Yan po ang ibig sabihin mga kapaps na ang rabbit natin is malapit na po manganak niya, no? Nakikita niyo naman ang ginagawa niya is parang pinuputol-putol niya or ginawa niyang maliit yung mga dayami. So ang daming basura, tingnan niyo, no? Ang dami pong dayami sa loob. Ang ito naman is nakahiga lang din. Yan, manganak din siya sa 4. At ito din yung nakahiga dito at nakahiga dyan. Tapos mga kapaps, ang ginagawa ko naman sa nest box natin is nakikita nyo ay hindi po siya dikit-dikit. Tignan nyo, may nakalagay dyan. Tapos dito na naman sa kabila. Tapos dito na naman sa kabila.
At dito naman sa kabila, hindi po siya nakalagay sa isang ano lang. Example, ilagay natin tapos sa katabi niya. Is hindi po yan pwede mga kapaps. No? Kasi may tendency po na yung rabbit natin is may stress. Kasi iba-iba kasi yung pag-uugali ng mga kids mga kapaps. Merong malilikot, merong hindi malilikot. Meron ding mother doe na masungit. Meron ding mother doe na hindi nagpapadidi pag may katabing rabbit na ibang mother daw. So yun nga mga kapaps, yun yung iniiwasan natin. Pagwas po yung ating mga mother daw, isa-isang ano lang po sila, isang hilera lang po, ay mas maganda po wag natin idikit-dikit yung mga nest box nila para po ay hindi po mai-stress yung mga mother daw. At pagwas magpapadidi sila, ay hindi po sagabal yung katabi nila. So yun nga, meron nga tayong ngayon nga naka ano-ano nga mga kapaps, naka space nga. Tapos ang mas maganda yun mga kapaps, no, ang gagawin natin na kulungan nila or cage nila is nasa 24 inches by 24 inches is nasa 2 by 2. Ang sa akin nga nito is nakikita nyo naman mga kapaps, no, is nasa ano lang po ito, 20 inches. So yun nga is napakulangan po ako sa size ng 20 inches, no. Pag once naglagay po tayo ng nest box ay hindi masyado nakakagalaw yung ating mother daw. Is maliban po dito sa kabila, yan is nasa 2 feet by 2 feet po yan. Ibig sabihin is once manganak yung rabbit or maglagay po tayo ng nest box dyan, ay hindi po mahihirapan yung ating mother daw. Tamang-tama po talaga yung 24 by 24 inches mga kapaps. Pero kung isa nagtitipid naman tayo, kagaya ko din, nagtitipid din ako. Kaya ganun lang muna, 20 by 20 na lang muna. At 20 by 24 na lang muna mga kapaps, is okay lang naman. At ikaw dyan, namalis ka na, no? Yan. Yan naman si Sadie mga kapaps. May kapatid to eh. May kapatid tong isa, si AB. Anak din ng ating Persian. Is dun sa taas, oh. Nakatago. AB, bakit ka nandyan, AB? Ha, bakit ka nandyan sa itaas? Baba na ikaw dyan, baba na ikaw. Yan si AB mga kapaps. At ito naman si Sadie. Ayan, magkapatid po yan sila mga kapaps. No? Dalawa po sila magkapatid. Bali, yung papa nga nila is Persian. Pure Persian nandyan na sa kulungan. So yan mga kapaps, ang ginagawa niya sa ano, is yung naka-roll na. Ito din isa. Nakahiga. So yan mga paps, no? Ito yung mga sinyalis pala ng ating mga mother daw. Pag mas malapit na po silang mga anak. Pag mas maglagay po tayo ng plastic or nest box, napapansin natin ay hindi po nila ninangat-ngat or inaalis yung nest box. Ay, ang ginagawa po nila is nilalagyan po nila ng ang dayami or yung parang ano nila anuhan ng baby. Pag once hindi po buntis yung rabbit niyo mga kapaps, is aalisin talaga niya yung ano na yan, plastic na yan. Tapos hindi siya magninest or mag-anon ng dayami, mag-i-inbox. So yun mga kapaps, no, ang plastic po talaga is hindi po talaga advisable sa mga buntis na rabbit. Bakit po? Kasi po ang plastic po ay minsan ay minangat-ngat nga nila. Hindi naman nila tatanggal. Yung minangat-ngat nila yung plastic is makakain po nila. Yun nga mga kapaps, no? Or lalo na po sa mga kids natin. Pag once nangangat-ngat na yung kids, as may tendency makakain nila yung plastic. Pero sa ngayon sa atin is hindi pa naman tayo is maramihan na yung rabbit. Ay, hindi po tayo masyadong may kita pa sa rabbit. Is kulang pa tayo sa pera. Is ganito muna, plastic muna. Mostly kasi no, ang dapat talagang gawin natin is yung talagang marine board na plywood. Is yun yung gagawin nating nest box sa kanila. Is yun yung maganda talaga. Kaso wala tayong budget sa ngayon, is plastic muna. Kasi mura lang kasi ito, nasa 40 pesos lang kasi ito bawat isa. Yan, kaya mas madali. Tapos magagamit pa natin pag once na hindi sila nag-baby, pwede natin lagayan ng mga materials natin, gaya ng mga pliers, kahit anong materials is pwede natin ilagay dyan. Pag once hindi po natin ginagamit for kids, yun nga mga kapaps, no, is double purpose po yan. Kaya po yan is binili. Pero siguro pagdating po ng araw na meron na po tayong budget, yun na try natin gumawa ng kahoy na, or try natin gumawa ng marine board na plywood, is yun yung gagawin natin. Sa ngayon is tiis-tiis muna kasi nagsisimula pa lang tayo sa pagra-rabbit or sa pagkukuneho. So yun yan mga paps, no, is ito na yung back natin. Meron po tayong back dito na black eyes. Puti po siya pero itim po yung mata niya mga paps. Meron dito yung red eye. Meron din po tayo dito nga
mga ibang lahi din. Ayan. Tapos meron po na tayong angora dyan sa dulo. Tapos ito yung ating mga... Meron po na yung lion lock dito, mga kapaps. Is baby pa po ito. Ayan. Hey! Say hi, Dudong. Ayan. Yan po si Dudong. Tapos ito yung ating mga local New Zealand. Anak ng angora natin. Fresh angora. Tapos ito yung upgraded natin na kali. If one kali po yung papa niya. Tapos ito naman yung mga upgraded California natin. At ito din yung F1, dalawang F1 kali natin, mga paps. Yan. Ayan. Tingnan nyo naman. 2 months pa lang to. Is magti 3 months pa lang. Ang lalaki na, mga paps, no? Yan ang date nila. Isa, pinanganak sila ng 4. April. 5. So ano na pala? April, May, June. April, May, June. Magti 3 months na pala sila ngayong 4, mga paps. Ngayon sila kalaki. So hanggang dito na lang, mga kapaps. Hanggang sa susunod, sana may maano kayo sa ating mga mother daw. Yan, ito yung alagang rabbit lahat, no? Ito is mga babae lahat. Tapos dyan sa taas din babae lahat. At dyan sa iba ibaba is lalaki or back, anim na back. Ito naman is yung mga nganak. So bye bye.